guys, it's your Tech Girl Mary and welcome back to our YouTube channel. Very exciting ang ating video today because this is probably your most requested tablet ever. Tama ang nababasa at narinig nyo, it's all about the new Xiaomi Pad 6. If you remember, back in 2021, nilaunch ng Xiaomi yung kanilang Pad 5 here in the Philippines. Ito yung merong Snapdragon series na merong 6GB plus 256GB of storage and probably one of the most affordable pero value for money tablet na pwede nyong mabili that time. And now, 2023, we have here the Xiaomi Pad 6. And to set your expectations, this has a faster Snapdragon 870 chip, an 8GB of RAM, a slightly bigger 8,800mAh of battery, and of course, a wider variety of accessories. Pero syempre, may mga cons pa rin naman ang tablet na to kahit na alam kong sobrang nilook forward nyo yung kasunuran ng Pad 5. Which is why malalaman natin lahat-lahat ng to mamaya. For now, gusto ko muna magpasalamat sa sponsor ng video natin, Converge. Saktong-sakto to guys dahil tablet ang pinag-uusapan natin ngayon. Syempre, hindi lang naman nakabase ang bilis ng isang gadget sa kanyang chipset, sa overall specifications niya, but as well as kung gaano kabilis ang internet nyo. Syempre, we need a fast and stable connection to fully enjoy yung capabilities of this tablet and any tech that we have at home. To those who doesn't know yet, they've been operating in the industry for 29 years already. Yes, grabe, mas matanda pa sila sa akin. Sila yung pangatlo sa pinakamalaking domestic and international network in the Philippines and the fastest growing telco as well. They have different types of internet plans. Syempre, depende to sa laki ng bahay nyo, sa budget nyo, and sa internet speed na gusto nyo. So, yup, mag-apply na kayo sa Converge. I will be linking down sa description box natin kung saan pwede. Going back sa main star ng video natin, which is again the Xiaomi Pad 6. Simulan natin yung design and build quality niya. Itong bagong Xiaomi Pad 6 ay merong metal unibody chassis that looks and feels very premium. Meron din itong magnetic connector sa likod niya para syempre makonnect natin yung keyboard niya. I also find this tablet lightweight and thin. And huwag kayong mag-alala because the screen naman has a Corning Gorilla Glass 3 protection kahit papano. Matte aluminum din yung meron yung kanyang back panel, so hindi kayo kailangang mamroblema in case man na wala kayong biniling keyboard or case for the smudges. So yup, it's the typical tablet na merong 11-inch display size. So yes guys, even if wala nga siya ng mga accessories na mentioned ko kanina, it won't be hard to use. And then yung camera setup naman niya reminds me of Xiaomi's flagship phones that they released here. So, somehow, hindi naman siya out of place para sa akin. But don't be fooled by this square camera setup kasi isa lang po yung camera na meron siya. Yung volume buttons at Xiaomi pen connector niya guys ay nasa kanan while the power button rests on top of it and we get pa a USB-C 3.2 Type-C port and of course, the 4 speakers. This is powered by Dolby Atmos and in fairness guys, they are actually good speakers naman. By the way, speaking of the accessories, meron ding smart pen support itong bagong Xiaomi Pad 6. So, pwede kayong mag-decide for the magnetic one, which is what I have right now, or yung Bluetooth-compatible Xiaomi stylus para syempre medyo mas mura. Before kung maaalala nyo guys, yung Xiaomi Pad 5, they call it a productivity and entertainment device for, of course, an affordable price point. Actually, now, mas deserve nung Pad 6 dahil sa mga improvements na nadagdag, which is of course a better display. It has an 11-inch WQHD Plus display at 309 ppi. And of course, just like what I said kanina, it supports Dolby Vision for additional vivid visual experience. So yup, this time with the Pad 6, we got a higher resolution and of course, a higher pixel density. Not just that, we also got a refresh rate of up to 144Hz from 120Hz on the Pad 5 for a smooth gaming experience. Meron silang display color options just like yung original Pro,
vivid and saturated. Not just that, we got two refresh rate modes such as yung custom, which is pwede kayo mamili between 144Hz, 90Hz, or 60Hz, and of course, yung default niya, which is yung automatic switching. So far, the adaptive refresh rate works. Minsan, nagda-drop down to 250Hz kapag static lang yung screen. It's also gonna drop down to 120Hz if gagamitin niyo na yung kanyang pencil. And every time ibabalik niyo yung pencil, it goes back to 144Hz. It felt heavier than the previous Xiaomi Pad 5. To be specific, it weighs at 490 grams. This is without, of course, yung case pa niya and yung keyboard na nakikita niyo right now. But to be fair, kung maaalala niyo yung Xiaomi Pad 5, this is still lighter ng 20 grams. So, nag-improve guys, it's more lightweight, pero syempre, in comparison with the tablets that we have in the market, like the iPad Air, mas mabigat pa rin to. Anyway, gusto kong pag-usapan yung accessories na available for the Xiaomi Pad 6. Kasi kung maaalala ko, 2 or 3 years ago, ang tagal na guys, no, grabe. Hindi ganun kadali bumili dahil hindi nga din readily available yung mga yon sa Pilipinas noon. Pero kasi ngayon, bukod sa pagkakaroon niya ng keyboard at case, meron din tayong folio kung ayaw niyo ng medyo mabigat. At syempre, mas slim dalin. And of course, we also got here yung magnetic Xiaomi pencil nila, which is the second generation. Unang-una, itong Xiaomi Smart Pen second generation na meron ako is probably one of the accessories na must have talaga for this Pad 6. Merong 4,096 level of pressure sensitivity itong stylus na meron tayo and up to 150 hours of battery life. So every time na ibabalik nyo guys yung Smart Pen dito sa tablet, syempre nagcha-charge naman siya. Pero syempre, if yung Bluetooth compatible yung bibili nyo, ibang scenario na to, at hindi siya, of course, chargeable doon sa kanyang pinaka-ibabaw. Next is, of course, the keyboard case. Kung mapapansin nyo, and yep, yun din yung una ko napansin, wala po siyang trackpad. Isa pa, isa lang din yung angle or level na meron siya, which is what you're seeing right now. Unlike guys, yung sa ibang keyboard case na dalawa. Pero again, I'm not complaining naman guys. It still is the right or perfect angle for table scenarios. Next is of course yung kulay blue na nakita nyo kanina, which is this one. Definitely mas mura to dahil wala naman itong kasamang keyboard. Kumbaga talagang case lang siya. Yun nga lang guys, hindi protected yung sides nung inyong Xiaomi Pad 6. Yung likod at yung display lang talaga. I also like the color. It's blue, same color dun sa Xiaomi Pad 6. And yes guys, it's a tri-fold type of folio. So, pwede natin siyang itayo ng ganyan. Alright, so aside sa mga accessories na nakita nyo kanina, I did mention to you guys na well-improved nga yung processor or chipset, should we say, na meron itong Xiaomi Pad 6. It has the Qualcomm Snapdragon 870 SoC. And yes, you guys have an option between a 6GB or 8GB of RAM. Depende syempre sa storage variant that you guys will opt for. I know itong chipset na minention ko guys is already 3 years old. But for me, it still is more than capable guys of running applications and games smoothly. Lalong-lalo na sa isang tablet. Hindi rin or bihirang nag-struggle to keep up itong Xiaomi Pad 6 sa amin. Unless na lang, of course, lalaroin namin yung mga demanding games, usually like Genshin Impact. Isa pa yung mga office workflows, guys, with multiple Chrome tabs run smoothly naman sa kanya. And overall, for me, itong Xiaomi Pad 6, it still offers more than decent performance sa price range na meron siya. Uulitin ko, yung graphics and yung performance are enough, guys, for a smoother user interface and syempre yung overall multitasking experience. Anyway, alam kong isa sa mga issue niyo sa mga Xiaomi devices is of course its software. Sa pagkakaalam ko, itong tablet na to has no firm update commitment. Unlike yung ibang brands na sinasabi talaga nila hanggang kailan nila kayang i-offer yung updates in terms of course, security patches. In fairness, may mga improvements naman ako napansin sa kanya, katulad nung kanyang landscape orientation and a better multitasking experience.
Ang isa sa mga kinalungkot ko, wala siyang biometric security. So yes, wala tayong fingerprint sensor dito sa ibabaw ng kanyang power button. Pwedeng face unlock or of course the password. Face unlock is not bad, pero syempre handy pa rin guys kung meron tayo ng fingerprint sensor. Isa naman sa mga hinanap ko sa interface nitong Xiaomi Pad 6 guys is of course yung kanyang sidebar that is present to other Android tablets. Anyway, mas tablet friendly naman na ngayon yung taskbar natin, yung notification shade, and yung mga multitasking gestures nga. Ang importante naman dito, wala akong masyadong na-notice na ads so far sa usage ko, at syempre, may Google tayo sa kanya. Isa sa mga nag-improve dito sa Xiaomi Pad 6 is of course the improved USB 3.2 na typically sa mga Android tablets ay USB 2.0 lang. Which means guys, pwedeng-pwede natin i-connect itong Xiaomi Pad 6 to any 4K display like a TV or even a monitor. Okay, so in terms of my moderate usage, actually paiba-iba naman. Wala rin naman akong tablet ngayon and wala rin ako ibang tablet na nire-review. So masasabi ko na mas madalas ko siyang nagamit ngayon kasi wala nga siyang kasabayan. It has 8,840 mAh of battery, which does the job really well naman. Lalong-lalo na guys, binge watching really drains the battery faster. But I can still go on for one full day and a half. It also comes with a 33 watts fast charging. So pwedeng-pwede kayong mag-charge from 0 to 100% in under 2 hours lang. Now in terms of its camera, uulitin ko, isa nga lang yung camera niya sa rear and of course one for the front cam. The rear camera is a 13 megapixels and meron itong autofocus and supports 4K video recording. Ngayon, yung front camera naman niya is 8 megapixels. If you guys want to see how capable the front and rear camera of this phone is, ito na sila. Actually, I really don't get the need for a large camera bump considering guys na isa lang din naman yung camera nito at hindi ganun kalakihan ang kanyang sensor. Para rin naman syempre, this Pad 6 can lay flat sa mga table. For me guys, overall yung camera specs and camera results na makikita nyo ay parehas pa rin from the Xiaomi Pad 5. Kung may small improvement man, hindi siya gaanong noticeable. So yup, good specs, good accessories, a solid battery life, and an okay software performance makes this Xiaomi Pad 6 a really good choice, lalong-lalo na doon sa mga naka-Xiaomi Pad 5 na ang tagal ng inintay talaga para dito. Sa tingin ko, sulit naman mag-upgrade at worth it ang pag-aantay ng mga naka-Xiaomi Pad 5. Good option din ito sa mga users who wants an iPad 10th generation alternative without, of course, spending that much. So yes, that's basically it. Alam kong ang tagal lang inantay ng mga tao dito sa Xiaomi Pad 6 release in the Philippines. So, ito na. Finally, so I hope guys na satisfy ko kayo dito sa review na to. If you have more questions, so let me know in the comment section para naman din syempre masagot ko yung iba in case na hindi natin ito na discuss sa video. You can also go to my TikTok account kung gusto niyo makita yung full unboxing experience dahil hindi ko siya ginawa dito. Again, it's your Tech Girl Mary and see you on our next video. Bye.